Virgo at welcome sa Star Tarot. I hope you are doing well. Ito po ang inyong reading for August 15 to 21. And this is for the collective as always. So, hindi ito magra-resonate with everyone. Kunin nyo lang po kung ano yung magra-resonate sa inyong sitwasyon. Thank you. And also, maraming salamat po sa pag-subscribe sa aking channel. Thank you for your support. And if you are new here, hello. And please like, subscribe, and share po. And hit the notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang readings. Thank you. So let's call in your angels and your spirit guides para assist tayo throughout this reading. So kuha tayo ng mga mensahe. Tignan natin kung ano yung mga mensahe na para sa iyo ngayon darating na week. Sabi dito, it is safe for you to receive. So, ayun, kasi pinapaalala sa inyo dito ng Panginoon na deserving kayo kung ano yung hinihingin nyo, kung ano yung pinagpipray ninyo sa Panginoon na gusto nyong ma-receive. You deserve that. So, yun ang pinapaalala sa iyo dito na it is safe for you to receive. So, your next card is release jealousy. So, now is the time, ngayon darating na week, na i-release nyo na yan yung mga selos sa iba. Lalong-lalo na I feel yung material. Ang nakikita ko dito is jealousy about material things. Yung mga material success ng ibang tao. Maaring ang iba sa inyo ay yun ang nararamdaman, yung inggit sa ibang tao na bakit siya merong ganito, bakit ako hindi ko makuha yun, hindi ako makabili ng ganon. So release that jealousy. Kasi isipin nyo lang, Virgo, na lahat naman tayo is deserving sa abundance ng universe. So, panapanahon lang yan, diba? If other people have manifested those things already, alalahanin mo lang na darating din ang oras na mapapa sa iyo din ang mga bagay na gusto mo. So, your next card is ask for your needs to be met. Ito na nga. So, pinapaalala sa iyo dito and you are going to do this, I feel, na magdasal. Ask for your needs to be met. May mga pangangailangan ka, yung mga basic needs mo, yun marahil yung kinaiinggitan mo sa iba. So, ayun, ask for that. Magdasal ka na makukuha mo din ang mga yan, na mamimet ang iyong mga pangangailangan. So, abundance mindset. O, ito na nga yung sinasabi. So, basahin ko yung message sa inyo, ha? If you think of your abundance as something that happens in the future, then it will always be one day away from you. See, feel, think, and speak of abundance as something you already have in the present moment. And that is what you will experience. So, abundance mindset. The law of attraction is at play here, Virgo. Diba sinasabi na, what you think is what you create. Kung iisipin mong successful ka, and that is what you're going to manifest. Kung iisipin mo na meron kang magandang trabaho, and that is what you are going to manifest. It's all about mindset. Yung pag-manifest na mga gusto natin sa buhay, it's all about in the mindset. Kasi kung ang mindset natin is lack mindset, yung naiinggit tayo sa wala tayo, so yun din ang ma-attract natin sa buhay natin. It's gonna be more scarcity, it's gonna be more lack ang ma-attract natin sa buhay. But if we are going to set our mind with abundance, then that is what we are going to manifest as well. That is what we're going to attract. Kasi kung nafe-feel natin ang selos sa ibang tao dahil siya ay may magandang trabaho, siya ay may masayang pamilya, siya ay madaming pera. Kung selos ang nararamdaman natin dahil wala tayo noon, yun ang energy na sinesend natin sa universe. Yun ang pinaparating natin sa universe. So, yung universe naman is going to act according to our vibration, di ba? According to our frequency. Kung selos, kung lack,
ang energy na sinesend out natin sa universe. And yun din ang klase ng vibration na imamatch ng universe. So yun din ang ipapadala sa atin. So what's gonna happen to us? We're gonna have more luck sa buhay, diba? Mas madami pa tayong pagkukulang na mararanasan. Truly, it's hard to feel na meron tayo even if in reality, wala naman talaga tayo. But yun ang law of attraction eh. But that is how the law of attraction works. So it's hard to do, but you know, if you try and nakasanayan mo na yung abundance mindset, and one day you will just be surprised na dumating na sa buhay mo, na nai-experience mo na kung ano yung mga mina-manifest mo. So tingnan natin kung ano pa ang para kay Virgo. So 10 of Spring. You're working far too hard and stress will soon become too much. So I feel na dito sa 10 of Spring, you are going to walk away na kung ano yung nagpapabigat sa buhay mo, kung ano yung nagpapabigat sa balikat mo. Kasi maaaring overwhelm ka na sa responsibilidad sa trabaho. Madami kang trabaho, madami kang tinatanggap na mga different tasks sa opisina, na even though hindi naman yung kasama talaga sa job description mo, but since binibigay sa'yo additional task, kahit hindi ka naman compensated. So, tinatanggap mo na lang ng tinatanggap. And even sa bahay, maaaring ang iba sa inyo is lahat na lang nasa balikat ninyo. Lahat ng household chores, kayo na. So, even if pagod na kayo sa trabaho maghapon, pagdating nyo sa bahay, kayo pa rin na magluluto, kayo pa rin na maghuhugas, kayo pa rin yung maghahanda ng mesa para sa pagkain ng iyong pamilya. So, it's becoming too much, and I feel na ngayon darating na week, ibababa nyo na yan. Yung burden nyo na yan is going to be lifted kasi gi-give up na kayo. You are going to speak up na ngayon darating na week na kailangan nyo din naman ng tulong. So, your next card is Queen of Summer. So, I feel ang iba sa inyo, Virgo, is going to be very emotional ngayon darating na linggo. Maybe it's because dito sa inyong burden, dito sa hirap na nararanasan ninyo physically and emotionally, kasi parang overwhelmed na kayo dito sa inyong mga responsibilidad sa trabaho and sa bahay. So I feel that you're going to be emotional, and nakikita ko dito is iyak. Someone is going to cry. Someone is parang feeling sasabog na dahil sa pagod. And huwag kang mag-alala kasi meron ang tutulong sa'yo. Yung mga responsibilidad na nasa balikat mo is going to be lifted. So, the Two of Autumn, nagde-juggle kayo dito between two responsibilities, between two decisions. Parang ano na kayo dito, pagod na, tignan mo yung cat. Nalito na. Itong lito na, aray ba? Dito ba? Doon? Dito? Doon? Alam mo yun? Yung hirap na siyang magbalanse ng buhay niya. It's because I feel na pagod ka na sa trabaho eh. So wala ka nang almost me time. Hindi ka na makapag-relax. Hindi ka naman lang makapag-pasalon. Hindi ka man lang makapag-pagupit. Alam mo yun? Sa pagod. Kasi sa responsibilidad sa trabaho, sa responsibilidad sa pamilya, it's just becoming too much na para sa'yo. Kaya, ito yon, hinihingi ng card na to na mag-ano ka daw, mag-try ka naman na balansehin uli yung buhay. Balansehin mo yung personal life and yung career life mo para magkaroon ka naman ng panahon para sa sarili mo. So, tingnan natin, final messages, clearing debts. Wow. So, I feel na merong blessing na dadating sa'yo ngayon, Virgo. Beautiful energy. Napaka makulay, diba? Napaka makulay kasi that is how you're going to feel. Yung sasaya ka. This is
This is relief. This is a big relief kasi meron darating na blessing sa iyo na makakatulong sa iyo na makapag-clear ng mga utang. Mababayaran mo na ang iyong mga utang. Oh my God, that is so beautiful. So, let go of guilt. Ayan. So, I feel na yung guilt na to is linked daan sa jealousy. So, nagsiselos ka. Maaring iba sa inyo nagsiselos sa ibang tao dahil sa mga bagay na meron sila, sa mga bagay na pinagtagumpayan ng ibang tao. And you are feeling guilt din naman kahit papano. So, nagigilty kayo sa sarili nyo na bakit ako nagsiselos? Bakit ako naiinggit sa kanya? And I feel that you are going to release that talaga, yung jealousy na yan, yung inggit na yan. You're going to release that kasi parang nakakabigat pa din yan sa balikat mo. Kaya ito yung Ten of Spring at Release Jealousy, magkakabit sila. Kasi parang nakakadagdag pa yan sa dalahin mo. Kaya you will finally realize this week sa iyong pagmuni-muni na hindi naman yung nakakatulong. And you're going to shift that mindset into abundance mindset. Kaya yung abundance mindset na to, you're going to manifest that may blessing na darating sa'yo. You're going to manifest that abundance, especially financial abundance. And yun ang magbibigay sa'yo ng daan para makapag-clear ka ng debts, para makapagbayad ka ng mga utang. So that is very nice, very nice. So you're going to forgive yourself dito dahil sa iyong nararamdaman na inggit. So beautiful. So Virgo, that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. I wish you have a blessed and wonderful day. Love and light.